Malakas ka bang humilik o may kakilala kang ayaw magpatulog sa lakas ng hilik? Si Leo isang call center agent. Aminadong matagal niya ng problema ang kanyang paghilik. Siyempre po, panggabi po yung pasok ng call center agent na bago yung body clock ko. Then nag-adjust po talaga ako kasi mahirap talaga matulog pag may araw na. Kahit ang kabilang kwarto is nagagalit na. Sila mama, dito sila nakakatulog ng maayos sa sobrang lakas ng hilik ko. Nakakagalit o nakakatawa man sa ilan, sabi ni Doc, di pwedeng ipagwalang bahala yan. Pwede kasi na tataas ang risk mo na magkaroon ka ng sakit sa puso. Pwede kasi na maging abnormal ang tibok ng puso mo o di kaya ay magkaroon ka ng high blood o di kaya ay magka-stroke ka dahil sa long-term or pangmatagalang epekto ng obstructive sleep apnea. Bukod dyan, pwede rin daw itong maging sanhi ng diabetes at acid reflux. Pero bakit nga ba humihilik ang isang tao? Sabi ni Doc, madalas na dahilan ng malaking tonsil. Nababarahan ito ang daluyan ng hangin, kaya mababa ang oxygen sa katawan. Isa pang dahilan ng problema sa ilong, tulad ng nasal polyps. Ito pa ang isang common reason yan. Common kasi sa mga obese or overweight kasi ang paghilik. Na-offset ng taba dito sa leeg ang role ng pharyngeal muscles natin or yung mga muscles na located sa ating lalamunan na mag-dilate yung airway natin. One treatment strategy dyan would be weight reduction. Kung nababahala ka, pwedeng kumonsulta sa doktor na isasalang ka sa sleep study. Dito inoobserbahan ng pasyente habang natutulog at minomonitor ang oxygen sa katawan, muscles sa mata, chest at abdomen, maging ang brain activity at pagtibok ng puso. Sino-sino mga dapat sumalang dyan? Tumitigil talaga ang paghinga mo for more than 10 seconds. At the same time, affects your daily living. Antukin ka during the day kapag nagtatrabaho ka or if not, dysfunctional yung memory mo dahil nga sa paghilik mo. When you wake up in the morning, sasabihin mo sa sarili mo na tulog naman ako ng 10 or 8 oras. Kung may problema sa pagtulog, maaaring maging prone sa disgrasya. Kaya ngayong World Sleep Day, hinihikayat po ang lahat ng mga malalakas humilik na magpakonsulta. Mobile Journalist Yeda Pascual po, hatid ang mukha ng balita.